Magsitayo po ang lahat. Sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang ibig sa kanyang kinalulukluhan dininig aming panambitan habang bayan nagpakibig sa kandili niya nananabik. Bayan ngayon nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kaniyang bibig. Bayan ngayon nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na pagunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon, ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikinagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya.
Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat na matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya't sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay." Sinabi ng Panginoon, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lunsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Anak, ang siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tatlong bagay ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Narinig natin, mayroong alagad na nagtanong kay Jesus kung paano manalangin. Ito yung unang itinuturo ni Jesus, ang panalangin na tinatawag nating Ama namin. Inilahad ni Jesus mismo gamit ang kanyang sariling salita kung paano magdasal, kung paano manalangin, at kung paano tatawagin ang Diyos na Ama namin. Kaya kung may mga ibang sekta o ibang tao na nagtatanong, bakit kayong mga Katoliko, ang mga panalangin nyo ay kinakabisa o sinasaulo? Aba, sagutin natin, bakit hindi? Ito yung panalangin itinuturo ni Jesus. Ito yung mismong salita ng Diyos. Bakit hindi natin gagayahin? Bakit hindi natin dadasalin? Uy, kasi yung katwiran ng iba, di ba? Oh, mas powerful yung sarili mong salita. Talaga? Wala na bang ibang mas makapangyarihan? Kundi, di ba? Ang salita ng Diyos. Oh, yan yung panglaban natin doon, no? Marami kasi, no, nagsasabi, no? Kayo, kabisa kayo ng kabisa ng salita. Eh, bakit hindi? Kung salita naman mismo ng Diyos ang ating gagamitin. Dahil wala nang ibang mas makapangyarihang salita, kundi mismo ang salita ng Diyos. Ang panalangin itinuro ni Jesus ay siya mismo ang lumikha na itinuturo sa atin. Pangalawa, tinuturuan tayo ni Jesus na sa pamamagitan ng panalangin itinuro niya na bumuo at magkaroon ng relasyon sa ating Diyos na tinatawag nating Ama. Ito yung espesyal sa panalangin itinuturo ni Jesus, ang tawagin nating Ama, ang Diyos. Kung tinatawag natin siyang Ama, at kung tinuturing nating Ama ang Diyos, ibig sabihin tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay tinuturing din ng Diyos na mga anak. Kaya nga, sa pagdadasal ng Ama namin, hindi lang tayo humihiling, kundi nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Hindi ba dapat? O hindi ba kapag may relasyon ka sa isang hinihilingan mo o hinihingan mo, mas madaling na pagbibigyan? Diba? Kapag may relasyon ka, mas madali kang natutugunan. Kumpara dun sa walang relasyon. Pero may babala dito, no? Hindi lahat ng kadugo, mayroong relasyon. Kasi ang relasyon, hindi automatic yan. Ang relasyon, dapat pinagtitibay ng tiwala at pagmamahal. Hindi ibig sabihin, kapamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, meron kang relasyon. Kasi hindi lahat ng magkakapatid, maganda ang relasyon. Hindi lahat ng mag-iina o mag-anak o kahit pamilya, may relasyon.
ang relasyon na pagtitibay sa pagmamahal at tiwala. Kaya dapat bumubuo tayo ng relasyon. Kaya pag humiling ka o humingi ka sa isang tao na meron kang relasyon, madali kang napagbibigyan. Kaya dapat huwag tayo nang loloko ng tao. Huwag mong sinisira ang iyong relasyon sa tao para kapag may hiniling, mayroong hiningi, madali kang mapagbigyan. Ito yung tinuturo ng panalangin Ama namin sa atin, ang bumuo ng relasyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin ikaw ay Katoliko, hindi ibig sabihin ikaw ay nabinyagan o nagsisimba, meron kang relasyon sa Diyos. Dapat ito ay pinagtitibay ng pagmamahal at tiwala. Kaya mga kapatid, no, tinuturuan tayo ni Jesus na magkaroon ng malalim na relasyon para kapag tayo'y humingi at humiling, tayo ay mapagbibigyan ng Diyos. At pangatlo, sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesus, tayo rin ay tinuturuan niya na hindi lang tumanggap, kundi magbigay. Madali ang tumanggap at kadalasan, hindi na ito kailangang ituro. Pero ang magbigay, yan ang mahirap. At sa pamamagitan ng panalangin ng Ama namin, hindi lang tayo humihiling na bigyan tayo ng kakanin sa araw-araw. Hindi lang tayo humihiling ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kundi higit sa lahat, tayo rin ay nagbibigay ng kapatawaran sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga, itong panalangin ito, kumpleto. Hindi ka lang humihiling, hindi ka lang humihingi, kundi tinuturuan tayong magbigay. Lahat ng ito, itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng isang dasal. Isang panalangin na bumubuo ng relasyon sa Diyos na tinatawag nating Ama at nagtuturo hindi lang tumanggap, kundi higit sa lahat, magbigay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan
sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo
at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tumayo ang